Nagulat pa si tita nang makita ako, pero agad din naman akong niyakap at sa nagtatampong boses sinabi nito na bakit ngayon lang ako nagpakita ulit. Pagkatapos ay binitawan ako at nakipagbeso kina mami at daddy. Batian at kamustahan lang naman ang kanilang ginawa, pagkatapos ay muli akong binalingan. Sorry po tita, naging abala po ako nitong mga nakaraang taon. Nakangiti kong sagot dito, agad naman itong tumangot, hinawakan ako sa mga kamay at excited na dinala ko sa loob ng mansyon. Nasa living room pa sila Miracle at Ayan Bella, hindi pa naman nag-uumpisa ang party kaya dun muna kayo. Nakangiting wika ni tita. Nilingon ko muna si mami at daddy, pero sabay na tumango ang mga ito. Hindi na daw sila papasok sa loob ng mansyon dahil may kakausapin daw silang mga kakilala na nandito din sa party. Nagpatianod na lang ako sa paghila ni tita hanggang makapasok kami ng living room. Parehong nagulat sila Ate Miracle at Ayan Bella nang makita ko. Sabay-sabay na napatayo at agad akong sinalubong. Agad na nagpaalam naman si Tita Marian dahil pupuntahan daw nitong bunsong anak sa kwarto. Carmela! Kumusta ka na? Ang daya mo naman, bakit ngayon ka lang nagpakita? Bulalas ni Ayan Bella habang nakayakap sa akin. Parang gusto ko naman maluha sa sobrang saya. Alam kong nagtatampo sa akin ang best friend ko. Pero hindi ko din naman akalain na ganito kainit ang kanyang pagtanggap. Grabe, hindi ko akalain na ganito ka nakaganda ngayon, Carmela. Salamat naman at naisipan mo magpakita sa amin. Akala ko talaga nakalimutan mo na kami eh. Nakangiting sagot naman ni Ate Miracle. Masaya naman akong kumalas sa pagkakayakap kay Ayan Bella at nakangiting lumapit kay Ate Miracle para makipagbeso. Masaya akong niyakap nito kaya lalong bumaha ang tuwa sa puso ko. Tamang-tama, makakapag-bonding ulit tayo nito. Excited na wika ni Ayan Bella at niyaya na akong maupo. Hindi pwede, Bella. Buntis ka at malabo na payagan ka ni Kurt. Sagot naman ni Ate Miracle. Natigilan ito at nakita kong paglungkot sa ekspresyon ng mukha nito. Natawa naman ako habang tinitingnan ang umbok ng tiyan nito. Parang gusto kong mainggit sa best friend ko. Nakakadalawa na ito pero ako, niwala pang love life. Pwede naman siguro, Ate Mira. Huwag lang sa mga bars at matataang lugar. Natatawa kong sagot. Agad naman na tumango si Ayan Bella at nakangiting tumango. Kumusta ka na? Alam mo bang miss na miss ka na namin? Tinatanong ka palagi ni Kuya Christian sa amin. Mukhang love ka na talaga niya, kaya sana bigyan mo na siya ng chance, Carmela. Nakangiting wika ni Ayan Bella, natigilan naman ako. Muling na nang balik sa isip kong nakaraan, kaya napailing ako. Naku, huwag na natin pag-usapan ang bagay na yan. Imposible na yan sinasabi mo, Bella. Pilit ang ngiti na sagot ko. Nagkatinginan ang magkapatid at sabay na napatikhim. Bakit? Nakalimutan mo na ba siya? May iba ka na bang gusto? Hindi mo na ba gusto ang kakambal ko? Tanong ni Ate Mira. Muli akong natigilan at dahan-dahan na tumango para ipakita sa mga ito na nakaget over na ako sa kasawian ko kay Christian. Pero ang totoo, siya pa rin ang sinisigaw ng lintik kong puso. Marami naman na sanang nagpapalipadhangin sa akin. Pero nakapagkit na talaga sa puso at isip kong itsura ng lintik na si Christian na yun. Kaya nga hanggat maaari iniiwasan kong pumunta dito sa mansyon. Kahit na ilang beses nang sinabi sa akin ni mami na hinahanap ako nila Tita Marian, pati na din ni Ayan Bella. Kawawa naman pala si kuya kung ganun. Narinig kong bulong ni Ayan Bella. Muli akong natigilan. Hindi ko alam ang ibig sabihin nito. Nang may biglang nagsalita sa aming likuran. Hindi ako kawawa dahil magtatagumpay ako sa laban na to. Sabat ng isang tao sa likuran ko. Agad akong napalingon at biglang nagtama ang mga paningin namin ni Christian kasabay ng malakas na kabog ng dibdib ko. Happy to see you again, Carmela. Nakangiti nitong wika at nagmamadaling lumapit sa akin. Christian's POV. Bakit hindi ka pa nagbibihis? Huwag mong sabihin na hindi ka aattend sa party ng grandma at grandpa mo. Agad na wika ni mami nang pumasok ito sa loob ng aking kwarto. Nakaupo ako sa aking study table at abala sa kakacheck ng mga bago kong emails. Ma'am, may ilang minuto pa bago mag-start ang party. Bababa din ako mamaya ng konti. Tatapusin ko lang to. Sagot ko naman at hindi na inalis ang pagkakatitig sa monitor ng aking laptop. Naramdaman ko ang paglapit ni mami sa likuran ko at marahan itong paghawak sa aking magkabilang balikat.
Nandyan sa baba si Carmela. Kausap siya ngayon nila Miracle at Ayan Bella. Wika nito. Agad akong natigilan sa pagtipa ng keyboard. Parang biglang kumabog ang puso ko sa isiping nasa ibaba palang babaeng matagal ko nang hinihintay. Bilisan mo. Baka hindi mo na naman maabutan kung babagal-bagal ka pa dyan. Magbihis ka na din dahil mag-uumpisa na ang party. Muling wika ni Mommy at lumabas na ng kwarto. Saglit akong napatulala at dali-daling hinagilap ang damit na susuotin ko. Mabuti na lang at nakaligo na ako kanina. Wala na akong sinayang na oras. Agad ako nagbihis at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Tama nga si Mommy. Nandito si Carmela. Dahil pagpasok ko pa lang ng living room ay nakita ko na ito. Nakatalikod dito banda sa akin. Kaya hindi nito namalayan ang pagdating ko. Abala ito sa pakikipag-usap kina Miracle at Ayan Bella. Mukhang ako ang topic ng mga ito. Dahil narinig ko pang banggitin ni Ayan Bella ang salitang kuya. Sinabi pa nitong kawawa daw ako kaya hindi na ako nakatiis pang sumabat sa kanilang pag-uusap. Sabay naman silang napatingin sa gawi ko at agad na nanlaki ang mga mata ni Carmela nang makita ako. Happy to see you again, Carmela. Wika ko at nagmamadaling lumapit dito. Hindi naman ito nakaimik at agad na iniiwas ang tingin sa akin. Agad naman tumayo ang dalawa kong kapatid mula sa kanilang kinauupuan at sabay na nagpaalam. Marahil binibigyan kami ng time ni Carmela na makapag-usap. Lihim naman akong nasiyahan sa isiping alam na alam ng dalawang kapatid ko ang gusto ko. Mukhang wala ding balak na mang-asar ang kakambal ko. Tinapik pa ako sa balikat bago nagsalita. I think kailangan ko munang puntahan si Rafi. Baka hindi niya mabantayan ng maayos ang kambal at magdudungis na naman. Paalam ni Miracle, hindi na nito hinintay ang sagot ko o ang sagot ni Carmela at agad na itong umalis. Ganun din ako, baka hinahanap na ako ni Kurt. Isa pa nagugutom na ako. Wika naman ni Ayan Bella at agad na sumunod kay Miracle palabas ng living room. Agad naman na mayaning katahimikan sa aming dalawa ni Carmela. Umupo ako sa sopa na katapat nito. Tinitigan ko ang kanyang seryosong muka. So, kumusta ka na? Matagal din tayong hindi nagkita. Wika nito sa akin, gamit ang casual na boses. Tinitigan ko muna ito bago sinagot. Totoo nga pala talagang narinig ko na ang laki na nang ipinagbago mo. Ibang-iba ka na sa dating Carmela na nakilala ko. Sagot ko naman, natigilan nito at tumitig sa akin. People change. And beside, graduate na ako sa pagiging teenager. Sabihin nating nag-matured na ako at hindi na ako gagawa ng mga bagay na masama sa paningin ng ibang tao. Sagot nito, bahagya akong tumawa habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa maganda nitong muka. I think so. But that is not what I mean. Ibig kong sabihin, lalo kang gumanda at kaakit-akit sa paningin ko ngayon. Although, alam naman natin pareho na noon pa man maganda ka na talaga at lovable. Sagot ko naman, nakita kong biglang pamumula ng pisngi nito at ang biglang pag-iwas ng tingin sa akin. Agad naman nagdiwang ang aking kalooban. Siya pa rin ang dating Carmela na kilala ko. Kahit na pinipilit itong maging matatag sa harap ko, hindi pa rin maikakaila na ito pa rin ang babaeng hinihintay ko ng ilang taon nang nakakaraan. Kung noon nakakatakas ito sa akin, sisiguraduhin kong hindi na ngayon. I think I need to go. Nandito ako para sa party nila Grandma at Grandpa, hindi para makipag-chikahan sa'yo. Sagot nito at nagmamadaling tumayo. Nakangiti din akong tumayo habang hindi inaalis ang pagkakatitig dito. Pwede tayong magsabay. Mukhang mag-uumpisa na ang party at syak na hinahanap na tayo sa labas. Nakangiti kong sagot. Hindi ito umimik at nagpatiuna ng maglakad sa akin. Agad naman naglakbay ang mga mata ko sa buo nitong katawan habang nakasunod dito. Amoy na amoy ko din ang ginamit nitong pabango. Bumagay din dito ang suot na dress at kitang-kita ang magandang hubog ng katawan. Kainis. Hiyaw ng isipan ko nang maramdam ko na biglang may nag-react sa pagitan ng aking hita. Hindi naman malaswa ang suot ni Carmela pero hindi ko alam kung bakit bigla ko yung naramdaman. Siguro dahil sa magandang hugis ng katawan at makinis na balat. Kahit na sa field ito naglalagay, sobrang kinis pa rin ang balat. Para itong diyosa sa paningin ko, nakaisarap yakapin at hagkan ng mapupulang labi. Huminga ako ng malalim para mabawasan ang init ng katawan na nararamdaman ko ngayon. Baka bigla akong saniban ng paghahangad na maangkin ito. At imbis na sa labas ng mansyon kami pupunta para makisaya sa party nila Grandma at Grandpa,
Baka makaladkad ko ito patungo sa aking kwarto. Pagkalabas namin ng mansyon ay agad kong namataan sila Grandma at Grandpa sa garden. Kausap nitong mga magulang ni Kuya Rafi na si former Congressman Conrad at Tita Ophelia. Nang makita ko nito ay agad akong kinawayan. Kaya naman nagmamadali kong hinawakan sa kamay niya si Carmela. Noong una nagulat pa ito sa biglaan kong paghawak sa kamay nito. Pero nang mapansin marahil ang pagkaway ko pabalik kina Grandpa, ay wala na itong nagawa kundi magpatianod ng hilain ko papunta sa kinaroroonan ng mga matatanda na noon ay nakatingin sa gawi namin. Aba, mukhang may kasala na naman na magaganap sa pamilya niyo, Russell ah. Agad na wika ni Congressman Conrad nang makalapit kami. Masaya namang tumawa si Grandpa. Agad namang nakipagbeso si Grandma kay Carmela, gayon na din si Tita Ophelia. Pagkatapos ay nagmano kami kay Congressman Conrad, pati na din kay Grandpa. Simula nang maging mag-asawa si Ninong Ravi at Miracle, ay naging close ang dalawang pamilya. Ang alam ko, sumasali ang mga ito sa mga ballroom dancing at Zumba, kaya kahit na may mga edad na malalakas pa rin. Mukha nga, Conrad! Darating ang araw na mapupuno ng mansyon na ito ng mga apo ko. Wika ni Grandpa. Nakita ko naman ang pagkailag ni Carmela, kaya lalo kong hinigpitan ang pagkakahawak sa kamay nito para hindi na makawala. Mabuti na lang at kinakausap din ito nila Grandma at Tita Ophelia, kaya hindi talaga ito makakataka sa tabi ko ngayon. Kay sarap kayang hawakan ng malambot nitong kamay, para akong nasa alapaa. At ayaw ko nang matapos ang sandaling ito. Kung ganon, hindi pwedeng hindi ako isa sa mga ninong ng mga bata. Natatawang sagot naman ni Congressman. Siyempre naman, Conrad, mauuna kayo sa listahan. Masayang sagot pa rin ni Grandpa. Pagkatapos ay lumapit na sa amin ang MC para sabihin nito na mag-uumpisa na daw ang program. Agad na tinawag sila Grandma at Grandpa papunta sa ginawang stage para umpisahan ng malaking programa. Inumpisahan ng programa sa pagbibigay ng message ni Daddy para sa kanyang mga magulang at sinunda naman naming mga apo. Kung tutuusin, maiksi lang naman ang aming message sa kanila. Of course, lahat ng wish namin ay para sa kanilang good health at long life. Pagkatapos ay nag-umpisa ng magbigay ng mensahe si Grandpa para sa kanyang mga bisita. Nagpasalamat ito sa lahat ng mga dumalo at nakikisiya sa importanteng celebration sa mga naganap sa pagsasama nila ni Grandma, ang kanilang golden wedding anniversary. Pagkatapos ay tumingin ito sa gawi namin ni Carmela at kumaway sabay tawag sa aming mga pangalan. Christian! Carmela! Tawag nito sa aming dalawa. Noong una'y bantulot pa si Carmela na sumama sa akin. Napatingin pa ito sa gawi ni Tita Rica at Tito Joey na puno ng pagtatakang nakaguhit sa mukha. Marahil ay hinihintay ng mga itong mga susunod na mangyayari. Nag-thumbs up naman sa akin si Miracle sabay ngiti ng malapad. Samantalang si Ian Bell ay nag-heart sign pa. Hindi ko alam kung anong pakulo ang meron pero inalalayan ko na lang si Carmela na lumapit sa kinaroroonan ni Grandpa na naghihintay sa amin. Ladies and gentlemen, to all our visitors, friends and families, I am proudly to announce the upcoming wedding of my another one apo, Christian Delgado Villarin, to his longtime girlfriend Carmela Gonzalez. Masayang anunsyo ni Grandpa. Pareho namang nanlaki mga mata namin ni Carmela. Dahil sa pagkagulat, may ilang mga press na invited sa party na ito, kaya namang kanya-kanya silang kuha ng larawan. Kabi-kabi lang palakpakan din ang aking narinig. Hindi ko naman alam kung paano ang mag-react, lalo na nang maglapitan ang aming mga pamilya para batiin kami. Tumingin ako sa gawi ni Grandpa at nakita ko pang pagkindat nito sa akin habang malapad na nakangiti. May inabot pa sa akin na isang maliit na kahon at nang buksan ko ito ay agad na tumambad sa aking mga matang isang diamond engagement ring. Sumenyas ito na isuot ko daw sa daliri ni Carmela na siyang agad ko namang sinunod. Muli isang malakas na palakpakan at hiyawan ang agad na umugo. Nang maisuot ko na ang ring sa daliri ni Carmela at agad kong hinagkan, kitang-kita ang kilig sa lahat ng mga bisita, pati na din sa mga mata ng aming pamilya. Kitang-kita sa mga mata ni Carmela ang matinding pagkagulat. Ilang sandali din itong natulala at natauhan lang ng yakapin ito ni Ian Bella. Nagkagulo sa stage dahil pati ilang mga malalapit na kaibigan ay kanya-kanyang bati ang ginawa. Lahat gustong makipagkamay at masaya ko namang pinaunlakan. Sinulyapan ko pa si Carmela na nakatitig sa akin habang nagtatanong ang mga mata.
Sa wakas, bro, ikaw na ang susunod na ikakasal. Masayang wika sa akin ni Adrian. Isa ito sa mga nakipagsiksikan para lang mabati kami. Nakipag-high five pa ang loko na siyang masaya ko namang pinaunlakan. Mukhang magiging masayang Pasko natin, bestie. Narinig ko pang wika ni Tita Rica kay Mami. Ngiti naman ang naging tugon ni Mami pagkatapos ay sabay nilang nilapitan si Carmela. Welcome to our family, Carmela. Nakangiting wika ni Mami at hinaggan pa ito sa pisngi. Si Tita Rica naman ay tumingin sa gawi ko at ngumiti. Thank you, Tita. Bakas ang pagkailang sa boses na sagot ni Carmela kay Mami. Oops! Pwedeng Mami na siguro, Carmela. Sooner or later, magiging bahagi ka na ng pamilya namin. Kaya pwede mo na akong tawaging Mami ngayon pa lang. Nakangiting wika ni Mami. Muling napasulyap si Carmela sa akin. Kaya naman agad ko itong kinindatan. Napansin kong biglang pamumula ng pisngi nito. Kaya malapad akong napangiti. Carmela's POV. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon, bestie. Mga anak din pala natin na magkakatuloy ang bandang huli. Masayang wika ni Mami kay Tita Marian. Masaya namang napatango si Tita Marian. Hindi ko alam kung panaginip lang ang lahat. Pero sa lahat ng laban na napuntahan ko, mukhang itong hindi ko napaghandaan. Sobra pa yata sa pikot ang nangyari sa akin ngayong gabi. Paano nagkaroon ng ganitong klaseng announcement ang lolo ni Christian? Tsaka anong sabi nito kanina? Long time girlfriend ako ni Christian? Kailan nangyari yun? Hindi ko matandaan na naging kami bago ako pumasok ng military. Lalong kumabog ang dibdib ko nang maisuot ni Christian sa aking daliri ang isang diamond ring na galing mismo kay Grandpa. Ano to? Bakit mukhang planado ang lahat? Halos maluha ako ng titigan kong singsing na nasa aking daliri. Sukat na sukat sa akin at mukhang mamahalin. Ilang beses kong sinulyapan si Christian para sabihin sana dito na i-correct niya ang sinabi ng kanyang grandpa. Pero mukhang mabilis na ka-get over ang loko. Mukhang masaya ito sa announcement na nangyari. Parang gusto kong mag-walk out muna para makalanghap ng sariwang hangin at makapag-isip. Kinakabahan ako at the same time kinikilig. Ay ewan, ang gulo ng nararamdaman ko. Nang dumako ang tingin ko sa aking mga magulang, mukhang masaya din sila. Lalo na si Daddy na nagawa pang makipagkamay kay Tito Gio habang nakatingin sa gawin namin ni Christian. May papress pa talaga dahil kabilaan ng pagkislap ng mga kamera. I'm so happy for you, Carmela! Congratulations! Natauhan lang ako nang batiin ako ni Ayan Bella at biglang yakapin. Wala naman akong nagawa kundi ngumiti lang dito. Excited na ako sa kasal nyo! Magpepresenta sana ako na ako ang maid of honor, kaya lang buntis ako. Ipapaubaya ko na lang siguro kay Ate Miracle. Natatawa nitong sagot. Lutang ako hanggang nang sa wakas natapos din ang pagbati ng mga bisita at pamilya sa amin. Mukhang kami ang naging highlight ng celebration na ito. Instead ang golden wedding anniversary nila Grandma at Grandpa. Hanggang ngayon mahigpit pa rin nakahawak sa kamay ko si Christian. Mukhang wala pa akong balak bitawan ng gago gayong humupa na ang lahat. Balak kong ibuhos sa pagkain ang nakakagulat na nangyari sa buhay ko ngayong gabi. Hanggang ngayon hindi ko alam kung matutuwa o maiiyak ba ako. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko at hindi ako makapag-isip ng maayos. Congratulations, Iha! Iho! Pababa na kami ng stage nang marinig kong nagsalita si Grandma Sara. Wala kaming nagawa kundi lapitan muna ito bilang tanda ng paggalang. Sa wakas, magiging kayo din pala hanggang huli. Pinatagal niyo pa gayong pwede naman noon pa kayo nagpakasal. Nakangiti nitong wika. Natigilan ako at muling napasulyap kay Christian na noon ay hindi maalis-alis ang ngiti na nakaguhit sa labi. Thank you, Grandma. Mukhang matutupad na ang promise ko sa inyo na makikita nyo na din ang magiging apo nyo sa akin. Sagot nito, hindi ko maiwasan ang mapataas ng kilay. Anong pinagsasabi nito? Bakit kailangan niya pang dagdagan ng pagpapaasa sa kanyang pamilya? Wala sa hinagap ko na mangyayari ang ganitong bagay sa aming dalawa. Bakit ba kasi bigla na lang naglabas ng ganoong statement si Grandpa Russell? Hindi man lang ako nakapaghanda at wala man lang nagsabi sa akin na may mga ganitong mangyayari pala ngayong gabi. Kung alam ko lang, hindi na sana ako pumunta dito. Kaya dapat bilisan mo, iho. Huwag kang pumayag na maunahan ka pa ni Bunsong Rafael. Natatawang biro nito. Hindi ko naman mapigilan na matawa
Kung hindi ako nagkakamali, ang bunsong kapatid nito na nasa 5 or 6 na taon pa lang ang tinutukoy ni Grandma. Grabe ka naman, Grandma. Napakabata pa ni Rafael para sa mga ganitong bagay. Natawang sagot nito. Mukhang doon ang punta mo kung hindi pa ang grandpa mo ang gumawa ng initiative, iho. Natatawang wika ni Grandma, sabay tingin sa akin at malapad nang umiti. Welcome to Villarin's family, iha. Sinasabi ko na nga bang bagay talaga kayo ng apo ko. Nakangiti nitong wika at hinawakan pang kanan kong kamay. Marahan niya itong pinisil bago ibinaling ang tingin kay Christian. Ingatan mo si Carmela, apo. Huwag mo siyang paiyakin. Dahil ako ang makakalaban mo kapag gawin mo ang bagay na yon. Wika nito kay Christian. Of course, Grandma. Siya lang ang babaeng gusto kong pag-alaya ng ating apelido. At ngayong nandito na siya, hindi ko nahahayaan pang mawalay siya sa piling ko. Nakangiti namang sagot ni Christian, sabay malagkit akong tinitigan. Para namang biglang may kung anong bagay yung humaplos sa puso ko. Hindi ako nakaimik at pinigilan kong maluha. Oh siya, sige. Mamaya na ulit tayo mag-usap. Kumuha muna kayo ng makakain dahil mukhang nagugutom na si Carmela. Sagot ng nakangiting si Grandma. Tumango naman kami at naglakad na pababa ng stage. Hawak niya pa rin ang kamay ko. Kaya pasimple ko itong hinila para mabitawan niya. Mukhang wala itong balak na ilayo ako sa tabi niya ngayong gabi. Hindi naman pwede yon dahil nagugutom na ako. At isa pa, lalong gumugulong sistema ko kapag nararamdaman kong init ng kamay nito na pumipisil paminsan-minsan sa aking palad. Nagpakawala ito ng malakas na buntong hininga nang tuluyan yung bitawan ng kamay ko. Hindi ko pinansin at diretso akong naglakad papunta sa mga nakahandang pagkain. Hindi naman na din nakasunod sa akin si Christian dahil may biglang humarang dito. Agad akong nakakuha ng makakain at naghanap ng pwedeng maupuan. Nakita ko ang pagkaway sa akin ni Ayan Bella, kaya naman nagpa siya akong doon na lang sa table niya umupo. Nag-iisa lang ito doon at mukhang hinihintay nito si Kurt. Tulala ako habang kumakain. Halos hindi ko malasahan ang aking kinakain dahil lumilipad ang utak ko sa mga nangyayari kani-kanina lang. Pasulyap-sulyap kong tinitingnan ang singsing na nasa daliri ko. Uy, huwag mong sabihin na hanggang ngayon hindi ka pa rin makapaniwala na ikakasal na kayo ni Kuya Christian. I'm so happy for you, Carmela. Nakangiting wika ni Ayan Bella. Tipid naman akong napangiti. Alam mo ba, noong nalaman ni Kuya na tuluyang ka nang pumasok sa military, nakita ko kung gaano siya kalungkot. Si Kurt pa nga ang sinisisi niya eh. Kasi imbis na ituon daw niya ang kanyang atensyon sa panliligaw sa'yo, kailangan niya pa daw hatiin ang oras niya para hanapin ako. Gago kasi itong si Kurt eh. Hindi man lang niya sinabi agad kay Kuya na siya palang dumukot sa akin. Kung wala nga lang siyang malaking responsibilidad sa negosyo ng pamilya, baka sinundan ka na niya. Mahaba nitong wika. Ayan, sa palagay mo tama ba itong mga nangyayari ngayon? Para kasing nakakagulat eh. Supposed to be party lang ito nila Grandma at Grandpa. Paanong napunta sa engagement announcement ang lahat? Naguguluhan kong tanong. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi ba't noon pa man ay may gusto ka na kay Kuya? Seryoso nitong tanong sa akin. Hindi ko alam. Nabigla lang ako sa bilis ng pangyayari. Iba na kasi ang noon kumpara sa ngayon. Hindi na akong Carmela na tulad ng dati. Isa pa, hindi ko alam kung gusto din ba ni Christian ito o baka naman pinagbibigyan niya lang si Grandpa Russell. Mas mabuti pa siguro mag-usap muna kayo ni Kuya. Official na ang tungkol sa inyong dalawa ni Kuya dahil naisa publiko na. Baka bukas laman na ng mga pahayagan ng tungkol sa engagement yung dalawa ni Kuya. Sagot nito. Carmela, alam mo naman kung anong klase ang pamilyang ito, hindi ba? May mga press na nag-cover kanina. At tsak na mahirap nang bawiin ang mga nasabi na ni Grandpa. Tsak na malaking iskandalo kung isa sa inyong dalawa ni Kuya ang aatras. Unang mapapahiya dito si Grandpa. Kaya pag-isipan niyong maigi ang mga hakbang na gagawin niyo. Seryoso nitong wika. Natigilan ako. 2 weeks lang ang bakasyon kong ito. At gusto kong masettled ang lahat bago ako babalik sa trabaho. Ayaw kong paasahin si Grandpa. Oo, aaminin ko. Mahal ko pa rin si Christian. Pero mahal ko din ang trabaho ko. Masaya ako sa kung anong buhay meron ako. At ayaw ko nang balikan pang nakaraan. Seryoso kong sagot dito. Natigilan si Ayan Bella. Agad itong sumeryoso. Ayaw mo pa bang mag-resign doon? I mean,
For sure, hindi ka napapayagan ni Kuya. Lalo na kapag naikasal na kayo. Not sure lang ha, pero for me, much better na mag-focus ka na lang sa kanya. Mahal mo siya at mahal ka din naman niya. So bakit niyo pa kailangang pahirapan ang inyong mga sarili? Sagot nito.